So on Monday, attend ka ng opening ng session. Pero hindi ko pa sure. Kasi eto nga, ang problema kasi, pag lumuwas, dalawang linggo daw yung quarantine ko rito. Ayoko naman mag-quarantine ulit. So, titingnan natin kung papayagan na lang nila mag-Zoom. Tingnan natin. Alam mo naman, yung mga umaapak sa edad, nininervous lumuwas. Hindi pa po clear kung paano yung system natin dun sa, parang kung wala ka ba sa May 4, pwede ka bang mag-participate in the coming session? Parang ganun, wala pang... Nagre-request lang si SP ng quorum. So, sa palagay ko, marami namang quorum. Actually, nag-Zoom kami nung Monday, nabalita yata at mag-post naman yata si Sunny ng picture namin. 15 yung senador na umapear. So, okay lang. Nag-usap kami tungkol sa pagpapalit ng rules, pagdadagdag nga nung Zoom teleconferencing bilang paraan na mag-session at pati hearing sana. At nag-usap rin sila na magkakaroon ng bagong proseso doon sa pag-file ng mga bills. Kasi napakahirap mag-file ng bills in person ngayon eh. Gulo-gulo eh. Paano sa Monday, pwede ba kayo mag-participate doon sa approval ng resolution kung hindi kayo physically present sa session? Yun nga tinatanong ko eh kung paano. Kasi si Bato rin namang problema nasa Davao. Si Senator Cynthia ayaw muna mag-attend kasi senior na daw siya. So maraming kinakabahan ng kaunti. Pati si Senator Dick Gordon, wala siya nung Lunes. Pero mukhang abala-abala naman siya talaga dun sa Red Cross niya. Ako naman, dispatsadora ng gulay. Yun naman ang papel ko rito. Mag-angkat ng mga kung ano-anong gulay mula sa abra, apayaw. Eto nga, mukha na kaming kalabasa, talong, at kamotig. Ma'am, yung program niyo po sa gulay, can you give us more details about it? Ano-anong gulay po yung maraming supply ngayon? Tapos saan niyo po dinidistribute? Well, ang ginagawa namin, natuwa naman ako, sa wakas, yung DA, at last, nakahanap na yata sila ng paraan na yung DA directly will buy. Nagkaroon kasi ng bureaucratic snafu doon sa pagbibili ng gulay. Nabalitaan siguro ninyo yung sa Tubac, sa Ifugao, at sa Benguet, na tinatapon na lang yung mga carrots. Yung mga carrots na tinapon na lang sa bangin dahil nga nabubulok na, track-track yun. Pagkatapos nun, mas malala, yung iba namang mga farmers, sabi nila, hindi na raw mag-aani, hayaan mo na raw mabulok sa bukid at mahal din magpaani. Eto nga, naawa naman ako, sinabi ko naman kay Secretary Dar, na very open naman siya na magkadiwa. Ang problema, ayaw pumayag yung COA na bibili ng diretsyo yung DA. So mukhang pinaplansya pa yun yung sa COA dahil yung NFA lang daw ang pwedeng bumili. Pero hopefully makaayos. In the meantime, ako personally, yung mga LGU, inanyayahan ko na bumili na. At yung DA tutulong na lamang sa transportasyon mula sa norte hanggang sa Maynila. Pambihira yung mga tao sa Maynila, nagre-reklamo na sa dami ng sardinas at delata, puros kaliskis na raw sila at wala nang nakitang sariwa. Samantalang dito, nabubulok at tinatapon yung gulay. Ano ba naman ito sistema natin? So, in the meantime, yun ang ginagawa ko. Maraming kalabasa galing sa abra, sa apayaw. Nag-donate pa sila sa dami ng kanilang ani. At dinidistribute namin sa depressed areas, lalong-lalo na nasa NCR. Kasi kahit papano dito sa bukid at sa probinsya, may makakain. Sa Manila, wala naman talagang pagtatamnan. Ma'am, anong LGUs na po yung nag-pledge na bumili or bumili na? Well, in fairness, maraming bumibili na. At mulat sa poll, talagang bumibili ang Ilocos Norte, Isabela, talagang namimili yan ever since. Pagkatapos, ngayon, yung mga Karating probinsya na malapit sa NCR, bumibili na rin, katulad ng Bulacan, namimili rin sila sa Bukawi, namimili na rin ang NCR, yung Pasay, Pasig, ganyan, Quezon City, namimili rin sila. Kaya natutuwa naman ako kahit papano, nabebenta kahit wala yung mga tinatawag na traders, aggregators, and the others who come up north to get them from Benguet and the rest of the north. So kahit papano, nakakaraos naman yung farmers. Dahil kawawa naman, nalugi na sila sa bigas eh, malulugi pa sa gulay, pambihirang buhay to. Ma'am, kumusta naman po yung pag-dispatch ng mga gulay? Hindi po ba sila, hindi po ba kayo nababara sa mga checkpoints? Yeah, eto nga yung problema kasi magulo pa rin yung instruction sa police. Akala nila na hindi po pwede, samantalang eto nga,
sabi namin, hindi lang yung pag-aani, kundi yung distribution, transportation ng iba't ibang mga ani, kailangan talaga i-clarify. Pero medyo kung minsan, nagkakaroon ng gusot, pero mukhang clarified na rin, nagkaintindihan na rin. Yun nga lang, may iba nagpapalusot kung ano-ano naman isinasakay kasama ng gulay. So, yun ang bawal. How about yung sa presyuhan po, ma'am, na mamonitor din po ba? Kasi there are some reports na yung sa mga, may mga nagbibenta, like sa mga subdivisions or yung mga nagbabarangay-barangay, na yung presyo ng kanilang gulay ay medyo may kamahalan naman daw po. Yeah, tama yun, yung SRP. Eh, kaso, ang problema natin, eh, ngayon na lockdown, ECQ, eh, talagang umaasa ang marami sa kariton culture natin. Puros nagbebenta sa kariton. Nakakaawa rin yung mga nasa kariton kung tutuusin dahil ang init-init, ang hirap-hirap talaga magbenta, door-to-door pa sila. Kaya tinataasan naman ng iba, sinasamantala naman yung presyo. Ito nga yung problema, kung sana malaganap yung Kadiwa at Rolling Store at talagang door-to-door para sa PWD at senior citizens. Dapat ayusin natin ang supply chain, medyo kulang yata sa logistics, konting aral pa at itulak pa. Kasi nga, on one hand, mataas ang presyo dahil ang dalang-dalang dumating. On the other hand, kawawa naman yung nagtitinda at nagtsatsaga sa kariton. As chairman ng Committee on Economic Affairs, meron ka ng assessment magkano aabutin itong impact ng COVID crisis sa ating bansa at magkano yung kinakailangan po para dun sa stimulus, magkano yung dapat na stimulus package na ilaan ng gobyerno? Well, sa ngayon, ang problema talaga, wala pa tayong mapag-usapan na stimulus kasi nasa kasagsagang kumbaga tayo ng gera kontra sa COVID. Ako, hindi pa ako masyadong believe na talaga nag-flatten na yung curve, kumbaga, dahil wala tayong testing kung tutuusin. So, mahirap i-assess. Pero at the outset, sinabi ko na talaga na mahigit kumulang 1 trillion, 750 billion o mahigit 1.3. Yan talaga ang kakailanganin para punuin ang nawala sa ating ekonomiya. Huwag sana itutuloy-tuloy, sana matapos na at by June, sana naman kahit paano, July, makabalik na tayo sa trabaho. Kasi alam naman natin, kahit GCQ tayo, ang realidad, yung ibang probinsya, kahit general quarantine na lamang at hindi ECQ, talagang hindi todo-todo ang pagbuka. Nasa 30% lang ng ekonomiya daw ang hahayaan and even then, very limited operation. So, I think tomorrow, for example, malaking dagok sa ating mga laborers. May one sana, dapat celebration. Pero sa kabila ng celebration ng Labor Day, ang totoo, ang pinangangambahan ng ating mga trabahador, baka hindi na sila makabalik sa trabaho, lalo na yung mga casual lang, yung mga endo lamang. Huwag sana natin isisante sa trabaho yan, at least kahit papano, post-COVID. Huwag naman endo-COVID. Wawa naman sa atin. And kumusta Grace? Andiyan ka pala. Hello, hello. Hello po, good morning. So, may pa-file ka bang bill sa resumption ng session? May kaugnayan dun sa ano, para kung paano makaka-recover yung economy natin? Yes, marami tayong mga sinasabi, mga unang-una ang kinakailangan talaga yung social amelioration, dagdagan ano? Kasi pag lumampas pa yan ng 2 buwan, talagang hindi nakakayanin dito sa mga sources na available sa atin. Tulad nga ng sinabi dati, nakabuti pa in a very strange way yung delay ng 2019 budget kasi kahit paano may pera pang nahahanap doon. In 2020, andyan naman yung contingency si calamity at iba pa. Tapos, nanawagan nga ako very early on, ayaw noon, mangutang. Total, zero interest na yung Pilipinas at maganda naman yung credit standing natin. Subalit sa kabila noon, nagbigay na yung IMF ng $500 million, may $100 million ulit na mga liberal terms ng mga utang. So hopefully, makapag-utang pa tayo. And then on the other hand, yun nga, yung debt moratorium na sinasabi ko, medyo na misunderstand yata, akala default. Huwag naman tayo manunuba. Wala namang balasubas dito. Kundi palugid lang ng isang taon para we can carry on. I think another way is to reassess yung ating PPP
alam mo yung build, build, build. Maganda kasi yung construction industry, katulad ng agrikultura, napakarami, very labor intensive, kumbaga siya. Ang dami-daming mabibigyan ng trabaho sa construction. Ang kaso ngayon, maraming mahihinto dahil na-realign nga yung pera. Eh, ang gusto natin na tuloy-tuloy talaga yung build, build, build. I-special auction kaya o kaya i-bid out yung ibang kalsada, yung ibang tulay, sabihin natin hospital kasi magaganda yung ating private hospital kaysa sa government hospital. Marami naman dyan, interesado yung private sector, i-fast track natin itong mga project na to para tuloy-tuloy. So those are the things I was thinking of, and of course, yung wage subsidy natin kulang. Ang sabi nga nung iba, bakit daw tinutulungan lahat ng mga tambay, pasaway, ayaw magtrabaho? Eh sabi naman ng DSWD, poorest of the poor yan. Eh kaso yung mga wage earners natin, nagagalit din, nagtatampo. Katulad ninyo, may sahod nga, nagsusumipag. Eh kayo lang nagbabayad ng buwis, kayo pa ang hindi tutulungan. So kailangan rin tulungan talaga yung salaries. So sagip sahod ng konti, let I file the bill na sana 70%, 75% ng payroll ng hardest hit industries, dapat yung hardest hit, 75% ng plantilla, bayaran ng gobyerno para diretso sa ating empleyado, at the same time, manatiling buhay ang mga negosyante sa MSMEs. I wanted also to make a special mention of travel and tourism. Palibasa lang dito ako sa Ilocos. Yung tourism sector natin, kumbaga, is the longest suffering sector. Paano? Nung Disyembre pa yan, Christmas time pa lang, talagang dumalang na yung pagdating ng mga Chinese tourists dahil tinamaan na nga sila sa Wuhan. So, December, January, February, ang hina-hina ng kita sa Boracay, Cebu, Ilocos, lahat ng tourism areas, hirap na hirap. So, sana kung maari naman, tulungan natin yung MSMEs dito sa hard-hit sectors. Hello, Nympha. Hello, Makon. Sino pa nariyan? Grace, bumalik ulit. Ay, ma'am, follow up lang ako. Mian. Yes, ma'am, dun sa yung Kadiwa program under ng DA, paano po yun? Yung mga LGUs mismo yung tumatawag sa inyo para mag-order ng gulay, kayo po yung nagpa-facilitate, ganun po ba yung process? Nag-order rin sila sa DA. Talagang may procedure na sa Kadiwa na yung mga LGUs nagpapatulong at yung iba bumibili na lang diretso. Kaya natutuwa naman ako. They're buying directly from the farmers co-op. We're just putting them together para makatulong doon sa mga farmers co-op natin. Maganda naman yung takbo, kahit papano nahabol pa rin yung mga ani at hindi tuluyan na bulok. So nagpapasalamat ako sa DA at sa ating mga LGUs na talaga naman na jumped in to help us all. Maganda yun eh, kasi we're converting what had become an agricultural vicious cycle into a virtuous circle. Ika nga, virtuous kasi tinulungan mo na yung farmer, nagpakain ka pa sa depressed areas ng sariwa at masustansyang mga gulay. Kaya happy lahat. I'm very keen. Kahit bodeguera na ako dito at dispatsadora, ayos lang. Ma'am, clarification dun sa bill nyo about wage subsidy, meaning 75% of the entire hardest hit industry or 75% per company under the hardest hit, classified as wala. Hardest hit. Ang aking 75%, sabihin natin na 75% nung hardest hit na kumpanya. At saka puro payroll lang. So may hesitation tayo talaga na tumulong sa mga tinatawag na too big to fail. Kung malalaking kumpanya, wag na muna siguro kahit papano may pangkukunan sila, no? Tiis-tiis lang muna. In fact, they've been so generous. They're donating all the time kahit may tama rin sila. Talagang malaki rin ang dugi nila. Ang akin, yung mga MSME sana at yung plantilla lang. Tantilya lang yung papasukan ng gobyerno. Parang sagip sahod lang, diretso sa empleyado, at the same time, mananatiling buhay at operational yung ating mga MSMEs.
Ang balita kasi, upwards of 1 million MSMEs hindi na makakabalik after COVID. Right now, nasa 500,000 ang going belly up, ano, hindi na kinayanan. So it's very, very important that we salvage our MSMEs. Alam naman natin na talagang malaking bagay yan, lalo-lalo na sa mga bukid, mga probinsya, mga liblib, na kung tutuusin, wala naman malalaking factories dyan, wala naman malalaking employer, umaasa talaga sa MSMEs. Meron pa yung estimate, ballpark figure, of how much it would cost the government to shoulder yung wage nito? Well, right now, I'm computing at about 63 billion per month for 75% of the hard hit, no? Ang compute ko, eh, nasa 63 billion. Although, ang nakita ko, 51 billion lang ang nasa listahan sa ngayon, ano? Pero that's already 5 million workers. We really need approximately 63 billion kada buwan. Sana hindi na tumagal to. But I think that's a very direct and simple way of helping business and at the same time, getting money and cash into the pockets of employees. Ma'am, can we afford it? 63 billion per month for these sectors alone? I think we can afford it. Medyo nagugulat nga kung bakit daw hindi daw ako nagkukureport. Eh, sabi ko, itodo na natin ang tulong. Kasi this is not the time to be counting pennies. It's really the time to be generous and to take care of our own. The economy somehow may be recovered. Lives cannot be recovered. Yun ang trade-off dyan, mabigat-bigat. So para sa akin, automatic no thinking. Talagang kinakailangan, sagipin muna yung buhay ng tao bago sagipin ang negosyo. At mangutang na tayo, kinakailangan. Sabi ko nga, meron pa naman budget. Although, sinasabi nga ni Secretary Dominguez, most of it is already finished daw. Pero I think there are still other sources. Kasi yung 2019, may savings pa dyan na hindi pa na-approximate. Pakatapos, meron pa tayong 2020. Kahit pa paano, may koleksyon yan. Although, of course, umaangal at walang koleksyon ng Abril. I think there's still money to be found. I'm sorry, last na from my end on this topic. Hardest hit industries, should they just count on this proposed wage subsidy, or would you recommend for them to find alternative employment? Like for example, yung mga cruise ship workers, they cannot work anymore kasi bawal po yung cruise ngayon, banned in the US. So what do you propose for these sectors? How can I ask question? Yeah, I have your yes. Sino yan, Makon? Sino yan? Ako. Basta magsalita ka lang. Hindi, Makon. Grace, sino nagtatanong, Grace? Makon po. Oh. Makon. Yeah, yun sa ba yung sa mga cruise ship? Yun nga yung yun ang tinutukoy ko eh. Tapos may displacement pa tayo sa cruise ship. Nabanggit natin yung tourism. Sa totoo lang, nagulat ako bakit may advertising tayo sa CNN International at sa iba't iba pang mga outlet. Samantalang dapat tulungan yung MSMB. Wala namang babiyahe, whether international or domestic. Kahit magbukas na tayo, pahirapan to talaga. Totoo naman yan. At yung cruise ship, maraming madi-displace as you mentioned. So we will have to be spending a lot of the money for the MSMEs. Ang dasal ko na lamang dito sa pera at sa kakulangan nga ng budget, eh sana wag naman tumagal ito beyond July at talagang pahirapan na ang bayaran at tulong sa atin. Okay. The displacement of the cruise ship talaga is going to be very large, and it's very, very sad because ito yung isang very vibrant growth points ng tourism industry. Kaya you come here. Sige, okay, yaya pa yung lola. Hoy, lola! Yung sa form ko ng ano, ng July, possibly. Okay, ask question. Magtanong ka na ate, Makon. Oh, Makon, go ahead. Ganda naman ang picture mo. Mayumi. Parang hindi ikaw. Yung question ko is, ma'am, how do you see the new normal?
Well, the new normal will obviously involve face masks. Naging passion, magiging passion item na yan panghabang buhay. Palagay ko, hindi na tayo makakabalik na wala ng face mask. Ano? Dapat nga, katulad nga ng Japan, katulad ng Taiwan, katulad ng Hong Kong, after SARS, after the avian flu, MERS, and all these other viruses, talagang alam na natin, ayan ang problema, talagang face mask, social distancing, and physical distancing, lahat yan magiging new normal na yan. Ngayon, kung paano tayo babalik sa trabaho, yan ang problema, yan ang urgent, yan talaga dapat natin tignan. Ngayon nga, ang aking paninindigan bilang dating LGU, huwag sana natin awayin yung mga LGU natin ng todo-todo, bigyan na lang natin ng konting discretion. Kasi ang sitwasyon sa iba't ibang lugar, ibang-iba, kung ihahambing mo, halimbawa, yung Mountain Province, ayan, Ifugao, zero COVID yan, paano mo ikokom para sa Quezon City, na pahirapan kay Mayor Belmonte kadami-daming na-infect. Kaya huwag natin na pipilitin yung gusto natin. Kaya happy naman ako dito sa latest memo ng IATF na iba-iba, hindi naman na linahat yung mga rules at may konting discretion ang ating LGU. Ang totoo, marami pang LGU na walang dumarating na national assistance. Wala pang testing kit, wala pang ventilator, Manila pa rin ang padadalhan ng mga swab at test results. Ma'am, yung mga senior citizen, yung mga senior citizen umaalma dun sa guidelines ng DOH kasi kahit naka-general... Pagkanta mo house arrest! Oo. So, parang ano daw yun, discrimination, arbitrary, at saka daw stupidity. Yung ganung, parang kasi marami daw mga senior citizen ang mawawalan ng trabaho kung pagbabawalan sila lumabas ng bahay. Tama, that's right. Ang dami nga umangal at dami nagtetext sa amin. Ang akin na lamang, totoo naman na talagang ito ay dahil lang sa pag-aalaga sa ating mga seniors, abalang-abala naman tayo kasi nakikita natin kahit papano yung numbers of fatalities and morbidity sa ating mga senior citizen, mas mataas talaga. Kaso nga lang, hindi naman natin pwedeng i-house arrest lahat ng citizens na may edad na. Hindi naman tama yun. And I think Secretary Anyo clarified it na today na hindi naman na mandatory, kumbaga, hindi naman maa-arestuhin, kundi may semblance naman ng discretion kahit paano. It's a very, very tricky process though. Alam naman natin, may pasaway rin tayong lola at lolo at may inip na inip, katulad ng nanay ko na wala nang ginawa kundi magreklamo. Araw-araw may bago siyang simptomas kasi walang ginagawa eh. Hindi siya sanay na walang trabaho. Although sabi ng DOH, they're trying to protect though the senior citizens kasi marami sa mga seniors may underlying or mga existing ano na sila ailments. So. Yes, that's right. Tama yon. Kasi hindi naman mapagkakaila na maraming diabetes, cholesterol, hypertension, sakit na ng seniors. So, makukumplika kapag tinamaan ng virus at hindi makaka-recover. Nakikita naman natin ng numero, very clear. Kaya lang sa kabila nun, may matitibay naman na seniors na nakaka-survive at naghahanap buhay, nag-aalaga ng mga apo, katulad ni Makon. Ayan, abalang-abala. So, eto nga, we have to make that distinction. Medyo tricky talaga eh kung paano gagawin. At talagang we have to balance everything parating struggle nga. Kaya nga crisis ito, it's really a struggle. On one hand, we're dying to open na the economy kasi sabi nga, mamamatay doon ng luto bago mamatay ng virus. Eh, pero sa kabila naman doon, sabi naman natin, we cannot compromise health. So it's a really tricky situation and one in flux. Pero until now, the key talaga is testing, ano? Hanggang ngayon, yun ang malungkot sa atin. Hanggang ngayon, wala pang malawakan testing. Kailan ba magkakaroon ng test kit? Ang balita natin, libo-libo, daan-daan libo, milyon-milyon ang na-donate. Asa na ba yung mga na-donate? Bakit sa probinsya, wala ni isa? Nagtataka nga kami. Pero pag nagtanong ka sa gilid-gilid, lahat nagbebenta ng test kit. Ang tanong ka na, rarakit ba yung test kit na yan? Asa na ba sila? Dahil na... masama ang aming karanasan dyan nung panahon ng Yolanda sa Tacloban, yung mga dinodonate ng UK na relief, naglanding sa cash and carry at sa Captimat. Huwag naman sana maulit. Yes. Ma'am, sorry, mabilis lang doon sa senior citizen kasi may mga calling ngayon na dapat meron na din talaga silang benefits na nakukuha. Although kasi ngayon daw na automatic hindi sila nasasama kasi nga meron silang monthly na natatanggap pero napakababa.
kumpara dun sa nakukuha, kung masasama sila sa amelioration na mas malaki yung pera makukuha nila, nasa 8,000 kumpara sa 1,500 or 2,000 monthly nila na pension. That's right. Kailangan na i-rationalize yung sa senior citizens. Kasi yung senior stipend na natatanggap, hindi naman lahat ng seniors kasama doon. Hanggang nasa 80 years old lang yon. Yung mga patapata hindi kasama. Kaya medyo nagagalit sila. Dina-lockdown na nga sila. Eh, hindi pa makapaghanap buhay. Pagkatapos, hindi daw tutulungan. So we have to take care of that. Yan ang problema talaga. Ang totoo, lahat ng tao kailangan ng tulong. Para sa akin, kaya mula sa poll, sinabi ko, itodo na yung tulong. Huwag na naman natin sasabihin na poorest of the poor lang kasi pati yung minimum wage earner, pati yung wage earner ay talagang hirap dahil ang sitwasyon natin na ngayon ay napakatindi talaga. At saka first time, kaya konting pasensya, huwag mainit ang ulo, huwag nagmumurahan sa online, hindi na talaga maganda ugali natin ngayon. So, Ses. Yes, pati yung iba na yung voice, di ba? May mga, yung LJUs are child. Ses, di kita masyado narinig. Apo. Yung sinasabi nila ma'am na itong flashlight. Apo. Sabi nila ma'am yung sa LGUs ang challenges, hindi nila ma'am 100% yung distribution ng subs. And in fact, pahati na advance ay nasa 10% na lang. Ano po sa tingin natin yung LGU data? Okay, yung tungkol sa LGUs, talagang kulang. Kausap ko nga si Mayor Menchi, naglista siya ng 130,000, ang nabigyan lang 34,000. So, kung tutuusin dyan sa social amelioration, mas maraming nagalit kesa sa natuwa at nakatanggap. Kaya kulang na kulang. Ang totoo, ang DSWD, ang binigyan ng responsibilidad na maglista. Ang problema dyan, ang DSWD, ang suki nila, yung 4-piece lang. Yan lang talaga nasa listahan na yan. So, bakit dun sa Bayanihan Act, nakita naman natin, nakasama naman dyan, yung binanggit nga ni Robert kanina, na talagang dapat yung seniors, nandyan, PWD, nandyan, yung buong informal sector, which is 38% of the economy, lahat nandyan. Eh, nagagilap sila ng listahan. Ang sabi, sa LGU titingin. Ang dami rin reklamo sa LGU kasi sabi ng LGU, yun ang bahala dyan kasi nagagalit ang mga kapitbahay namin. Sinasabi pinupolitika, samantalang kulang na kulang talaga. Yun ang hunot dulo noon, kulang. Yun ang totoo kasi noon pa sinasabi ko 200 billion payak. Dapat umabot talaga yan ng mga 600 billion para sa dalawang buwan. At saka palagay ko dapat ibigay na ng 2 or 3 months kung anuman ibibigay, huwag nang tingi-tingi kasi yung distribution cost mataas din eh. Kaya mas maigi, bigyan na lahat kahit paano. Baka daw kasi ubusin agad lahat. Yun na nga, isa pa yun. Nakakapikon pa yung mga nakikita natin, Grace, yung mga nagtutupada sa sementeryo, nagsusugal, naglalasingan. Nakakainit nga ng ulo. Tapos yung mga wage earners na zero ang tinatanggap. Pero bayad ng bayad ng buwis, inaawas ang sahod every month. Yun naman, walang tulong. Eh kaya eto nga, kung paano irarationalize ang pagbibigay ng tulong. Tapos hindi ko ba, after May 15, parang pwede, mas maluwag na and wala na extension ng ECQ. Hindi ko masyadong marinig. Sorry, Ses. Mahina ako. After May 15, do you think parang mas okay na, mas malapit na, malapit-lapit na, kumbaga, mas free nang mahanap buhay yung tao after May 15, ma'am? Yes, no doubt na may sinasabi na 30% to 50% kapag general lockdown. So tignan natin, we look forward to May 15 at yung pagluluwag nitong mga ECQ, GCQ, barbecue, whatever na sinasabi at sana nga makapagbalik sa trabaho. Pero between us girls, hinay-hinay ang pagbalik niyan. Sa palagay ko, mahihirapan magbukas yung mga crowded areas katulad ng mall, medyo malabo yung sinehan. Palagay ko, mga restaurant at bar, medyo tagilid yan. Talagang konting-konti ang pagbalik niyan, unti-unti. At mabuti nang ganon kasi ang kinatatakutan natin, may second wave pa daw. Eh yung second wave, yun daw ang pinakamatindi. May third wave pa. Eh huwag sana. Sana kung may second and third wave, yun ang social amelioration. Huwag yun sakit. Ma'am, sabi niyo, bad timing yung pagpuporso ng any tax measure like yung tax reform program. Kaya lang, they're saying yung si Tira, makatutulong doon sa balik
probinsya program dahil bibigyan ng incentives yung mga small businesses para makapagtayo sila ng negosyo sa probinsya. May kayat na doon na nga tumira yung marami from Metro Manila, mabigyan sila ng trabaho doon sa probinsya. Oo, alam ko na na gustong-gusto na, na nila na makapag-collecta sa Sitira at alam natin na nadinidebate sa Torian. Kaya lang ang problema nga ngayon, eh tignan natin, i-rationalize natin at tignan yung logika. Kasi sa isang banda, namimigay tayo ng tulong sa kabilang banda, dinadagdagan natin ang buwis ng ating export at BPO. Parang nakakalito. So tignan natin kung anong magandang middle ground na makakakolekta tayo, pero sa kabila nito, huwag naman pahirapan ng tao ng labis dahil na eto nga, umaangal na, pagkarami-rami ng maliliit na business na magsasara na permanently sa palagay ko at yung mga endo, may endo COVID na. Kaya kailangan siguro dahan-dahanin rin natin at isipin kung paano gagawin. Right now, meron rin mga measures na nagsasabi na yung mga tax daw at saka yung mga loans ipopostpone. Pero nakakatakot dyan. Baka naman pagkatapos May 15 o kung kailan man talagang tapos na tapos na to, biglang sisingilin yung buong utang at yung interest ng 2-3 buwan. Nakakatakot din eh. Kaya medyo kailangan aralin ng maigi at gawa natin ang balanse. So, installments. Jeff. Nimpa. Hi, Nimpa. Hi, ma'am. Wala na yung glamorous picture mo. Nahiyawang. Ma'am, yung sa senior citizens, are you saying po na i-modify nila yung rules? Kasi ma'am, merong pensioners ng SSS, automatic din i-disqualify. Eh, ang pension lang nila usually mga 2,000-3,000. That's so, right. Eh, gusto ko maging permanent na yon. Kasi nagmamagandang loob na, eh, papatawan pa ng buwis. Medyo parang gawa naman natin ng paraan na permanent na. Kapag crisis situation, kalamidad, mag-donate yung mga private sector, yung kanilang donasyon, tax-free na. At let's make a more comprehensive universal approach. Wag lang yung national government, pero yung mga LGU, wag na tayo mag-away-away. Kailangan united. Kulang nga eh, kakarampot nga ng maibigay. Dapat tulong-tulong yung national government, LGU. Tapos yung mga LGU, mag-cluster-cluster na tayo ng mga mini IATF, mini task force sa mga lugar. Halimbawa sa Norte, ayan, halos walang COVID so far, ano, knock on wood. Eh, siguro naman kailangan nagkakaisa kasi yung overwhelming dyan, kung wala naman may sakit, edi tuloy-tuloy yung pag-aani, pagtatanim para mapakain ang Maynila. Yun naman ang issue doon. So iba-ibang issue sa iba't ibang lugar. We need a more universal approach. Huwag lang parating iniisip yung 4Ps kasi kahit pa paano, nakalista na yan. Huwag lang parating sinasabing poorest of the poor. At talagang alamin natin, sino nga ba itong 38% na mahiwagang informal sector na namamasada, nagwawali sa daan, mga barberya, yung mga informal at arawan na trabahador. So that's what I'm basically invoking, a more universal, comprehensive approach. At huwag tayo parating galit sa negosyo kasi kung minsan may tono na pipigain yung negosyo for more taxes. When in fact, napakaraming negosyante, unang-una nagdo-donate, yung iba naman talagang naghihikahos. At wala namang kinikita, binabayaran yung empleyado, binabali pa, pagkatapos, eh, papatawan ka agad ng buwis. Mabigat naman yata yun. Kailangan siguro i-rationalize natin ang approach natin and expand it to a more universal coverage. Particularly with the senior citizens, PWD, hard-to-reach IPs, at yung iba pang mga sektor na halos nakakalimutan. Is that Makuan or Nimpa? Ay, ma'am. Ma'am, ako may question po. Opo, naputol kayo na ako. Sorry, ma'am. Ma'am, kailangan ba isabas? Opo. Kailangan po bang isabatas pa ang new normal? Kailangan magkaroon ng batas ng mga rules ng kung anong gagawin sa ilang lugar? Yes, kailangan, I think so. Right now, nangangapa pa tayo, no? Kasi nga iba-iba yung sitwasyon. At nakikita natin na kung minsan nagkakalituhan sa mga memo at magulo, no? Like
natawa nga ako sa mga kaibigan natin sa Cebu kasi merong meron lockdown si Governor Garcia, pero yung tatlong malalaking autonomous cities ang ating mga yung Lapu-Lapu, Mactan, Lapu-Lapu, Mandaue at Cebu City, hindi sila makapag-ikot samantalang nandun yung factory, nandun yung office, they're cheek by jowl, nakadikit sila sa isa't isa. So I think there needs to be greater coordination also among the LGUs with the help that's being given. Kung may kadiwa sila, paikutin, ano ba naman yung San Juan at Mandaluyong, nakadikit lang naman yung sa isa't isa para mas efficient yung takbo natin. We need to have closer coordination. At pati dun sa private sector, kasi nung umpisa, sabi, idaan daw lahat. Idaan daw dapat lahat sa IATF, lahat ng donasyon. At nakatambak naman dun sa ibang LGU. I think we need to sort this out a little bit better. Siguro, i-activate natin yung mga mini task forces sa iba't ibang cluster sa probinsya para ma-activate at ma-rationalize lahat. Ma'am, hindi na kailangan po ng bagong batas kasi ma'am, sa House, meron po silang bill doon and si Senator Pacquiao magpa-file din daw po ng new law. New normal. Ako, nakikinig ako sa mga LGU, parating LGU ang bukang bibig ko kasi nanggaling ako dyan. At higit sa lahat, sila kasi ang struggling at the front line to enforce, regulate, and somehow implement all our utos from Manila. Eh, kung minsan far-fetched eh, tungkol sa grassroots, iba. So ang akin, we don't know the shape of the new normal, but we know that it's going to be radically different. So, anong itsura nun? May mga idea na tayo, itong nabanggit nga kanina, yung face mask. Sigurado, ganyan na talaga. Sigurado yung social or physical distancing. Mukhang malabo na yung tipon-tipon at yung malakihang mga paghahanda. Mukhang malabo na yung crowded bars, restaurants, at saka beaches. Mukhang malabo na lahat yun. But I think it's a little tricky to legislate at this early date kung ano ba talaga ang kailangan. Kasi on one hand, we want to protect nga our people. On the other hand, the economy needs to recover and everyone needs to go back to work. Thank you, ma'am. Thank you, senators. Inip na rin ako. So I'm a little hesitant to stipulate what the new normal looks like, but we have a sense nga that there are things that will definitely change. Whether it can be legislated at this early date, parang para sa akin premature pa lang, pero with all due respect, I'd like to see their version. Baka naman may mga insights sila na tama naman. Thank you, ma'am. We know so little about the disease, eh. At it seems to be also transmogrifying, parang nagpapalit pa eh. So we need to be careful. Nakakatakot yung sinasabing second wave na nakikita nila sa Germany na napilitan pati yung Singapore na magsara ulit. Mahirap yun eh. Kaya I don't know what the new normal really looks like. But let us be prepared and flexible and resilient in the face of all this. May discarding Pinoy naman eh. So in the meantime, medyo sa ating mga lugar, makinig muna tayo sa regulasyon. Macon, sorry. Mahin na din si Ate Macon. O nga, nagtataka ako. Sa Zoom pala, lahat tayo soft-spoken. Sally, ayan. Hi. Sabi sila. Have you seen the new normal bills? Hindi ko pa nakikita eh. So I'm also curious kung ano itsura. Yung kay Pacquiao? yung nasa house. Lang sa house meron. Uh-huh. Oh, kasi parang pati yung mga doktor lito pa eh. Eh hindi pa nila masabi kung ano talaga yung new normal. Pero gumagawa na yung mga inabel na face mask sa fashion statement na. Ano yun, ma'am? May tatanong ka ba? Ayun, yung mga, yun nga, yung para for May 1, for tomorrow, ang akin na lang, no layoffs, please. Huwag naman mag-layoff at this point.
Higpit tayo ng sinturon ng sabay-sabay. Magtiisan tayo ng sabay-sabay. Pero please, wag naman mag-lay off. At napakasakit naman. Wag naman mag-endo COVID tayo nito. Question yes, ako. Ma'am. Opo. Ma'am, hindi ko alam kung natanong na kanina. Pero ito po, yung some COVID test, sabi nyo nga, bakit ganun? Wala sa kanayunan, wala sa probinsya, ganyan. Ano yun, ma'am? Masyadong sinecentralized ng Department of Health, yun po ba ang problema? Hindi ko alam kung sinecentralized, pero marami kaming chismis na kung dumarating daw, sinirelease sa airport, sa katutak nakaputok sa customs, parang sinasuggest na may naglalabas o may iba na binibigyan. Kasi nababalitaan namin yung mga donated by, binibenta, nabentahan nga yung iba sa amin. At nagugulat ako, bakit kaliwat kanan? Maraming nagbebenta ng testing kits ngayon. Samantalang yung mga donation, parang hindi umaabot, hindi dumarating sa mga probinsya. Ano kaya ang nangyayari? Sana maging transparent ang DOH at sabihin, saan ba nila dinadala yan? Kasi wala pa kaming natatanggap ni isa. Ma'am, sa report po ninyo, ma'am, should that be included po pala sa report sa inyo ni Presidente? Kasi ma'am, yung, di ba yung dapat may specific number of donations, from where, kung saan-saan napunta, should that be part of the President's report po sa Bayanihan Act? On the Bayanihan Act? Sana naman dagdagan yung detalye tungkol sa testing kits, because that seems to be the tipping point kapag la-lockdown. Kapag na-test na yung 10, 30, 40% ng populasyon. E napakarami nun. Ilan pa lamang ang natetest sa Pilipinas? 110 million na tayo. So, mabigat-bigat yan. I think we're nowhere near kung tutuusin yung May 15. Sa pipe dream kasi yung test ko ibabase sa testing, wag talaga bubukas muna dahil wala pang natetest halos. Ma'am, pahabol lang. Ma'am, before tayo nag-adjourn nung March, medyo may friction dun sa Sitira kayo with Senator Pia. Now, Senator Pia wants to amend the Sitira to grant more incentives to industries na needed during the pandemic, like medical supply factories and other things. Would you want any additional amendments to the law? Well, yun nga, natuwa na ako kasi parang we've come full circle at mukhang si Senator Pia rin, kitang-kita naman niya yung hirap na dinadanas ng negosyo. At eto nga, na yung ibang sektor, kailangan talagang bawasan ang tax at higit sa lahat, maliban doon, talagang tulungan pa, dagdagan pa. So I think we really need to take a look at Sitira again. Although I know that the Department of Finance is very, very keen to put it back into play and make certain that it's passed kaagad. Ang isa pang nakakatawang nangyari, itong Department of Finance, si Yusek Calchua ngayon ang head ng NEDA. Nandun sana yung coordination between NEDA at ating DOF. Kasi on one hand, puro tax collection naman. Revenue generation kasi talaga ang mandato ng Department of Finance. Hindi naman natin mabibintang. Trabaho nila yun. Yun talaga utos nila. How to finance, build. That's really their big problem. Pero ngayon, yung NEDA, yung planning, sana close coordination na with tax collection and revenue. Para hindi na nagko-contra yung mga policy natin kung saan tayo magiging very generous, kung saan tayo magpaplano na mangongolekta ng buwis para tabla-tabla naman at medyo fair. Ika nga. Lalong-lalo na sa ating mga export-driven sectors. Ma'am, meron kang proposed amendments to enhance Sitira given that Vietnam has already granted several investor incentives. So medyo natatalo tayo on the investor front. Ang nakakaalarma talaga, on one hand, we can say that this is a real catastrophe for the economy as well as for the health, as well as for the health sector. Pero sa kabila nito, it's also an amazing opportunity. Kasi ano nangyari, natauhan ng buong mundo na yung mga supply chains, na tayo maasa sa China. Kung nagkasakit sa Wuhan at yung China ay naging problema, lahat tayo biglang dapa. Ano? Kasi asa tayo na yung China ang magpapadala ng lahat ng mga iba't ibang
machinery, parts, medicine, food, lahat na lang, China, factory of the world nga. So ang nangyari, everybody has been trying to spin out of China para mas well distributed. So I think, on the other hand, very big opportunity itong panahon na ito na ang Pilipinas ay makakuha ng mga investment katulad ng Vietnam. It is said that Vietnam will continue to grow even after COVID dahil they're very well placed, very aggressive, and have put themselves at the forefront of the investments that will come out of China in order to diversify the supply chain. And malaking bagay yun. Sana yung Pilipinas, makadali rin tayo ng ibang trabaho dyan, investors dyan, ibang factories na aalis ng China. Kaya, yun nga yung sinasabi ko na yung babawasan ng incentives sa ating mga export processing zone, siguro tignan natin ulit para makuha naman natin yung fallout ng China supply chains. Para makadali naman tayo ng trabaho. Opportunity to eh. Challenge talaga eh. Pag may downside, may upside din. Ma'am, last na sa akin. Ma'am, anong particular things yung pwedeng gawin ng Philippines for us to sweeten the deal for investors? Well, syempre, ang pinaka-strongest point natin ever since talaga yung service area, no? Yung service sector. So, talagang makakatulong tayo dyan. And I think we need to ratchet up that area and make certain that a lot of these companies start to process here in the Philippines. Pero maliban dyan, ang pinakamahalaga, we've always had a very ailing manufacturing sector. Medyo mahinang-mahina yung sector natin ng manufacturing. Awang-awa ako sa garment sector. Dati namamayagpag yan. Tapos nung panahon ng COVID, tayo talagang tawag ako ng tawag dun sa Conweb, yung garments association. Kakarampot na lamang yung mga garments, papatawan pa ng malaking buwis sa ilalim ng sitira, nagpapanik sila. And nung nagkaroon ng COVID, ang Conweb rin pala ang tatawagan natin para gumawa ng PPE. Kaya tulungan natin kasi yung PPE, face mask, sila rin ang tatakbuhan natin, yung mga booties, yung mga shower cap, yung mga visor, tatakbuhan rin pala natin yung mga garment industries na gusto natin dagdagan ng buwis na halos hindi na makabangon versus Vietnam, versus Thailand, Malaysia, at iba pa. Are you trying to say that life would no longer be back to normal? Kahit meron na tayong vaccines, kasi WHO has been saying na meron na silang candidates vaccine, and these vaccines will be on clinical trial. Puputol. Yeah. Okay lang, Mako, na hinuhulaan ko na lang yung tanong mo, ha. Pero basically, mismo yung WHO, sinasabi na wala nang, yung new normal natin will be very, very different from the old normal. Sigurado tayo dyan. And I think there'll be many, many practices that will be completely outlawed, like big social gatherings, very crowded spaces, and all these kind of traffic. So sa palagay ko, talagang ibang-iba yan. It's not going to be the same. Ang sabi nga nila, the vaccine is going to take 18 months to 2 years if we're very, very lucky at maka-jackpot tayo sa research and development at yung mga nagsusuri ng Adham at mga mediko, ang ating mga doktor, lahat yan. Talagang puspusan magtrabaho at swertehin tayo. Maikli na daw yung 18 months. So, tiis-tiis lamang, talaga napakahirap nito. Ngunit ganun nga, sa kabila ng lahat, mare-recover ang ekonomiya kahit papano, hindi mare-recover ang buhay ng tao. Ma'am, okay. Yung proposal ni Senator Go, ni Senator Bongo, na balik probinsya, sa tingin mo, ideal talaga yon and it will really decongest Manila? Yes. I'm a little bit confused about the balik probinsya kasi nandito ako sa probinsya. Mga praning kami dito sa probinsya. Palibawa sa zero COVID, yung karamihan ng probinsya sa norte, natatakot na magsibalikan yung mga taga-Manila. So, naka-quarantine sila, naaawa nga ako. Kasi, halimbawa, yung mga seafarers natin, nag-2 weeks sila palutang-lutang sa Manila Bay. Pagdating pa sa Manila, another 2 weeks ba yon? Pagdating sa probinsya, from ECQ to GCQ, another
2 weeks na naman, naturusan naman ng labis-labis. At higit sa lahat, it's very hard to implement. Kasi pag dumadating yung mga OFW at yung mga seafarers natin, talagang dinadagsaan ng kanilang mga kamag-anak. Pupunta at pupunta. Eh, paano? Sabik na sabik yan. 2-3 taon hindi nakikita. So it's really, really very difficult. Ngayon, yung balik probinsya, I don't know if it's a long-term program or sagot lang sa COVID. Kasi hindi mo naman pwedeng ipadala sa probinsya, parang kinalat mo yung sakit eh. Pero at the same time, alam natin as a medium or a longer-term program, maganda yon dahil talagang masyado naman tayong siksikan dito sa Manila, yung sinasabing distansya na 6 feet. Paano ka naman magsi-6 feet sa barong-barong at sa ilalim ng tulay? Eh halos talagang cheek by jowl ang tirahan dyan. Wala nang madaanan eh. Talagang hirap na hirap. E paano ka pa magsi-6 feet? Asan yung 6 feet? Ma'am, galing ka ng Manila, so dapat mag-quarantine ka dyan sa Ilocos. Oo nga, kaya nga nagdadalawang isip ako kasi sabi ng anak ko, kapag bumalik daw ng Manila, 2 linggo daw ako doon sa tent ng quarantine. Ay, ako kaya. Kaya, eto nga, nagdadalawang isip kami lahat. Ano ba? Awa-awa talaga sa mga OFW, kada lugar, hinto na naman nila. Hinto na naman, lagi na lang ganon. Ang hirap-hirap kaya, wala ka lang ang kinikita, nagdudusa ka pa, ang init-init pa kaya sa quarantine. Kasi yung iba, mga pansamantala lang, mga tent lang, walang banyo, ganon. Eh talagang kung wala kang sakit, eh talagang magkakasakit ka sa init ba naman ng panahon. Ma'am, pabor ka ba doon sa resolution ni Senator Angara na parang expressing the sense of the Senate na i-discourage na yung pag-handshake kasi nga daw dito yung nakikita na isa sa mga nagiging daan para makapag-transfer ng virus o germs? Susuport na ba yun yung reso? Ang kampanya mga politiko, nakakaaliw. Wala na raw handshake, wala na raw mga chika-chika, walang beso-beso. Ewan ko, ano na kaya yung mga ganyan na lang, mga ganyan na namaste. Kaway-kaway na lang. Mga chip-chip, mga ganyan, alam mo na. Ganun na lang, mga air bump na lang kami. Tama nga, kasi ang sabi talaga, yung handshake and physical contact, pero at the same time, parang ang lungkot naman. Nagtatanong nga ako, yung mga apo ba natin, pwede bang halika ng mga lola? Hindi na nga maalaman, ano ba ang rule ngayon dito na lang? Pag ganun, mano, balik sa mano po. Pero kamay din yun. Ano ba paano pag may ka-date, ma'am? Kaya nga, ano ba yan? Social distancing. Talaga yung mga tigang, mas lalong titigang pa. Wala na talagang pag-asa, kawawa naman. Ma'am, si Robert, paano po may question? Ay, Robert, nakalimutan na kita nandiyan ka sa itaas ng aking computer. Apo. Ma'am, isa lang ulit. Kasi dun sa mga lumalabag sa ECQ, bawat city, iba-iba yung penalty nila. Yung iba, pinag-squat. Yung iba, pinapanood ng mga video. At least yun, medyo okay. Yung iba, pinapalo. Parang hindi uniform yung policy natin pagdating dun sa mga lumalabag sa quarantine. Yeah, tama yun, Robert. Kaya nga inaanyayahan ko yung mga LGU at yung DILG. Pwede ba? Hayaan mo na yung mga LGU na mag-submit, na magkaroon ng mini IATF, mga cluster task force sa iba't ibang lugar para i-resolve nila. Kasi nakakatawa nga, magkakatabing mga bayan-bayan, magkakatabing lungsod, iba-iba ang sistema, iba-iba yung protocols. Pati yung PNP nahihilo, hindi malaman kung anong gagawin, kung mumultahan, kung may multa ba yan, kung lulusubin ba yan, aarestuhin ba yan, pauupuin ba yan, pa jumping jack ba yan, ano pang gagawin yan. So, it's really become a problem. And even the more dangerous pa than the violators, more dangerous are the standards of quarantine. Kasi yung standards ng quarantine ng DOH, hindi abot kaya ng maliliit na bayan-bayan. So, nagagalit yung DOH. Pero at the same time, hindi naman talaga nila kaya na maglagay ng isolation ward, maglagay ng mga health worker. So, papasok dyan yung mga probinsya. Yung mga probinsya naman, umaangal, kasi nagagalit naman daw yung DOH, bakit sila nakikialam, eh, hindi naman sila kasali. Dapat daw yung mga bayan-bayan. Medyo magulo ang coordination sa ibaba. So, ang akin, imbis na pasiklaban at medyo nag-aaway-away sa LGU, hindi natin awayin ng LGU, hayaan natin sila na magdetalye sa kanya-kanyang grupo kasi talagang nakakalito ang ating mga regulasyon sa ibaba.
So, ma'am, kailan ka mag-decide whether kung luluwas ka sa Manila or not? May okay, one na po pass na for the May 4. Yeah, nag-iisip nga ako na lumuwas eh. Let's see how it works. I'm just concerned kasi nga tuloy-tuloy nga ang pakikiusap namin dito sa ating mga magsasaka. Eh, medyo importante yun eh. Kasi ang key talaga, ever since nung kadiwa, nung umpisa pa, eh talaga, ang pinaka-importante sa ganitong mga crisis is feeding Metro Manila. That's always the key. Eh. How to feed Metro Manila from Northern Luzon, from Central Luzon, and certain parts of Bicol and Southern Tagalog. Paano yung papakainin? Eh, talaga napakahirap yan ngayon kasi lumawak na yung NCR, lumaki na rin yung Southern Tagalog at halos wala ng agrikultura, hirap rin yung Bicol. So talagang inaasahan yung Northern and Central Luzon sa pagkain. Feeling ko mas lalo akong makakatulong dito at hopefully, tuloy-tuloy yung teleconferencing at pumayag na ang ating SP na pwede na mag-Zoom. Kahit hindi ko naririnig lahat at minsan yung mga senador, sabay-sabay kami nagdadaldalan, eh mas okay na yung Zoom, at least safe. Okay. Oh, thank you very much to everybody. Ma'am. Happy birthday to my absent Kailan. Happy debut kay Milky. Pahabol, pahabol. Yes, Robert. Sino nagkahabol? Ako po. Yung about doon sa special risk payment, di ba yung nurses and doctors natin meron na doon sa bayan? Correct. Pero what about yung ibang frontliners po natin? Yes, yun nga. Yung sinabi ko kasi, nakita natin na yung frontliners, nandyan talaga health workers, sila talagang pinakamatindi. Yung mga police, obvious yun. Ano? Tapos yung mga kargador ng pagkain at mga basurero, ayan, kasali yan. Pero higit sa lahat, huwag natin kalimutan yung media, ilan sa ating mga kasamahan na dali na, kailangan kasama rin sa hazard pay or special risk allowance ang media kasi frontliner rin ngayon sa panahon ng COVID. Nasang katutak ang pay news. Tapos asat na atat at nervous na nervous ang tao sa impormasyon. Kailangan talaga yung media na riyan nakatutok. Eh paano man natin isasalang yung media kundi rin natin bibigyan ng konting hazard pay ng special risk allowance. So pinapa-amend ko sana na idagdag yung media. Iilan lang naman ang media at ilan na rin ang nadali. Kawawa naman. Ma'am last, sa tingin nyo ilang taon bago tayo makarecover fully dito sa naging effect ng COVID? Ay nako, ayoko na magsalita. Kaka-nervyos at talagang mininervyos tayong lahat. Maraming nagsasabi na baka July pa magre-reopen ng tuluyan. At sabi naman ng iba, yung August, at even if we open, it will only be at 50% for certain industries, no? 30 to 50%. So, hinay-hinay mun tayo at tiyatiisan. In the meantime, kami sa gobyerno, asahan ninyo, wala kaming ginawa kundi maghanap ng pera. Sabi nila, kuripot daw ang Ilocano. Pero ako naman, sabi ako ng sabi, itodo na natin ang tulong. Hirap at gutom ang tao. So, all of you guys, thank you very much. Anytime you have any questions, natuto na ako ng Zoom, kaya okay na.